Hi guys, good evening. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, kamusta na po tayong lahat mga master? So, tonight guys, ang pag-uusapan natin is yung project po natin sa Quezon Province. So, finally guys, natapos na po natin gawin yung ating magiging electrical plan, yung project natin po sa Quezon. So, bali, akompleto na po siya. Ngayon, isa pag-uusapan na natin or papaliwanag po na sa inyo yung magiging plano ng ating building sa Quezon Province. Okay. So, yun guys, bago po tayo magsimula, linawin ko lang po sa mga makakapanood po sa atin, even na electrical engineer, mga registered master electrician dyan, or yung mga RM natin, and then yung mga electrician natin dyan, and then sa mga baguhan. So, ako po guys ay isang electrician lamang po. Yung ituturo po sa inyo is base lang po sa aking knowledge, experience, at yung mga nalalaman ko regarding po sa electrical. Bale, yung share ko lang po sa inyo, yung pinaka-maging main topic natin ngayon, yung magiging layout po natin ng ilaw, outlet, at ang pinakamahalaga po natin, yung ating load schedule or yung ating load computation, kung paano natin malalaman yung mga dapat natin gamitin na circuit breaker or mga wire pagdating sa ating bahay. So, papaliwanag ko sa inyo guys yung mga standard na dapat natin gawin kapag tayo ay mag-wire installation pagdating sa ating project. Yung guys, bago tayo magsimula, so ano nga bang ibig sabihin ng electrical plan? So, pag sinabi guys ng electrical plan, so simple lang guys ang paliwanag natin dyan. Sa electrical plan guys, dito natin makikita yung proper position ng ating mga ilaw, ng ating mga saksakan. So, sa electrical plan natin guys, kasama po pala dyan guys yung ating auxiliary. So, pag sinabing auxiliary guys, ito yung ating mga fire alarm system, intercom, o yung ating mga linya na telepono. Ikatlo, yung ating mga CCTV. Ikaapat, yung ating mga cable or kung ano naman yung mga fire alarm system natin yan is kasama po yun sa ating electrical plan. So, bali sa electrical plan guys, dito na makikita yung mga position o yung mga proper position ng ating mga devices. Okay, so marina po tayo dyan. So sa electrical plan natin guys, meron po tayong 7 dimension dyan. So para matawag natin na siya isang electrical plan. So nang una guys, meron po tayong location plan. Na kung saan, sa location plan, isa dito natin makikita yung mga job site natin. Kung saan naka-location yung bahay or project na pag-wiringan natin. Ikalawa, meron po tayong lighting layout or yung sa ating magiging position ng ating ilaw. So, sa electric layout natin, so dito natin makikita yung mga proper position, kung saan nga ba naka-layout, kung sa center nga ba ng ating tawag dito, hallway, kwarto, or kung saan sa hagdan, ayan. And then, ikatlo guys, meron po tayong power layout. So, sa power layout natin guys, dito natin makikita yung mga proper position din ng ating magiging convenience outlet. Kasama nito guys yung ating panel board o kung saan siya nakalocate, kung saan na kitchen nga o kung saan halimbawa ng pinto. And then guys, ika-apat, legend or tinatawag na legend ng symbol. So makikita natin guys dito yung mga symbol ng ating mga ilaw or outlet. So madali lang naman guys yan kung meron kayong hindi maintindihan regarding sa plano. So pupunta lang po kayo guys sa legend para makita nyo or malaman niyo kung ano nga ba yung mga symbol na yun. And then guys, ikalima, yung ating riser diagram. So sa riser diagram natin guys, pinapakita naman dito yung magiging load natin from meter base or sa ating electric meter papunta po sa ating panel board. So yung po guys yung ating mismong riser diagram. So ikaanin guys yung ating load schedule. So dito guys sa load schedule natin or yung ating magiging load computation. So makikita natin guys dito yung ating mga load or yung ating load description tulad ng mga ilaw, outlet, yung ating magiging circuit. And then kasama rin dito guys yung dami ng ating ilaw or outlet and then yung ating mga wattage or mga volt ampere. So nasa dito guys yung magiging total load natin and then kasama na rin dito guys yung ating syempre yung sukat ng ating wire and then yung ating total ng ating magiging mains circuit breaker. And last guys yung ikapito, so sa ikapito natin yung ating general notes. Na kung saan guys yung ating general notes or specification natin. So dito natin guys makikita yung mga standard na taas ng ating mga switch, outlet, panel board na base kay Pilipina Electrical Code. So yun lang guys yung mabubuo sa ating electrical plan. So meron po tayong 7 na dimension. Okay, so malinaw po tayo dyan. Ito guys sa ating plano. So ipapakita ko na po sa inyo yung mismong actual na drawing ginawa natin project sa
Quezon po. So, samahan niyo na ako ngayon, tara. So, bali guys, ito na po yung ating mismong plano ng ating project sa Quezon. So, kung makikita niyo guys yung ating perspective, ito. Ito guys yung ating magiging itsura, yung ating magiging front view. Bali guys, sa ating project sa Quezon, meron po tayong limang room. So, isang room natin, dalawa, tatlo, apat, lima. So, limang room po yung gagawin natin sa Quezon. And then, itong harapan, ito yung ating mismong parking lot. Bali, apartment type po siya, two-story. Ayan. And then, dito kasunod. So, ito na guys yung sketch natin. So, dito guys, nakadetalye kung yung ating room. So, pagpasensya nyo guys yung ating kamay. So, medyo maputi. Gawa na nga ako yung nag-tales kanina. So, bali guys, yung ginawa kong plano. So, hindi ko na po siya nilagyan ng sukat. So, bahala na yung ating maging general format. So, importante lang dito guys yung ating maging partition or hatian ng ating maging room. Bali guys, ito yung ating sa ground floor sketch plan. So, meron po tayong dalawang room dito. Ayan. Room 1 tsaka room 2. So, dito, less. Yung ating second floor naman po. So, sa second floor natin is meron tayong tatlong room naman. Yung room 3 natin, room 4, tsaka room 5. So, meron tayong hagdan sa likuran. Ito. So, yung landing natin. And then, yung ating magiging hallway. And then, dito. So, ito guys yung ating 7 dimension. So, papasok na tayo sa 7 dimension natin. Na kung saan ito yung ating vicinity map or yung magiging location up plan natin. Basically yung guys sa pinaliwanag ko po. So dito guys sa ating vicinity map. So niligyan ko siyang location kung nasan yung ating project site. So balik nandito siya. Ang ginawa ko dito, niligay ko rito guys yung mismong magiging landmark or yung mga kilalang establishment sa aming lugar. So tulad nito, yung ating Shopee Express. So, meron po sa amin yan. And then, meron po tayong C-Mart Grocery. So, meron po tayo yan. And then, DPWH. So, yung ating mga Department Public Works and Highway. And then, LTO, na kung saan yung ating Land Transportation Office. And then, meron din tayong hotel. And then, meron din po tayong school. And then, also the hardware. So, okay, sumarino tayo dito. And then, guys, yung ating power riser diagram. So, ito guys yung ating magiging mismong power. O yung ating magiging riser ng diagram. Balik guys dito sa ating service entrance. So mapapansin nyo wala tayong electric meter. Kasi guys sa aming lugar wala yung electric meter po namin is nasa poste na po. So balik guys from a service entrance is bumababa na po siya sa ating Manula transfer switch or yung ating MTS. And then dito, so meron tayo rito yung symbol na G. Ito na po guys yung ating genset or yung ating magiging generator. And then after nyan guys, ating manual transfer switch. So pupunta na po yan guys dito sa ating mismong main distribution panel or yung ating mismong MDP. Na kung saan dito po sa ating main distribution panel, lahat po ng ating maging circuit breaker from panel board A, B, C, D, E is dito po siya manggagaling lahat ng supply. And then guys, isa pa ron, bago po pumasok yung supply papunta sa ating panel board is dadaan po muna siya ng submeter. Ayan. So, itong green na to guys. Submeter, 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 submeter. Kaya tayo guys, ano yung submeter? Kasi ang gusto ng ating kliyente, yung makukonsumo ng ating upa sa ating isang unit is, kailangan na alam kung gaano kalaki. Kasi unfair naman sa iba. Baka kasi mamaya, yung isang upa is meron siyang rep, rice cooker, heater, isa yun po yung mga heavy load natin or yung mga tinatawag na SPO. So, kailangan talaga natin na magkaroon ng submeter para hindi po unfair sa kanila. Baka si mamaya ito, isa makargon niya yung babayaran ng isa kasi malaki yung bill niya. So, hindi po dapat ganun. Sa apartment guys, kailangan na meron po tayong code-boot na submeter. Kaya lang ang ginawa ko sa unit natin, bago pumasok ng unit or sa may pintuan is doon po pinaligay ng ating kliyente. So doon ang gusto ligay ng kliyente kasi ayaw niyang asama-sama magawa ng yung iba nagdududa sa mga bayan bakit ganun ang laki. So mas maganda sa mismong harapan na lang ng unit natin para alam din ng upa kung gaano kalaki yung kanyang makungso mga kornisa loob ng ating isang buwan. So malinaw po tayo dyan. Bali ito guys yung ating power eraser diagram. So next tayo. Ayan. Ito na guys yung ating mismong electrical lighting layout or na kung saan dito natin makikita kung saan nakaposisyon yung ating magiging ilaw. So dito guys sa ating ground floor, so ito yung ating room 1 kanina base sketch natin, ito yung ating room 2. So yung mga location ng ating ilaw
sa labas, sa kwarto, sa sala, and then sa labas ulit sa may pintuan. So, bali sa isang room natin, isa meron tayong apat na ilaw. So, the same as guys ng ating room 2 ito. So, sa room 2 natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, anim yung kanyang ilaw kasi sinakop na niya yung ilaw sa may CR. Okay. Malinaw tayo dyan. And then, dito sa ating second floor naman, so, meron din tayong ilaw dito. So, yung mga ilaw natin dito guys, sa ating mga unit, so, meron lang tayong isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na ilaw sa room 3, sa room 4, sa dalawa, tatlo, apat. So, apat na ilaw din. And then, sa room 5, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, anim siya. So, sinama ko na guys, ito yung ating ilaw para sa ating magiging hagdanan. So, bali itong ilaw na to, ito yung ating magiging three-way po natin. So, next natin, ayan, so, yung ating power layout. So, kasama ito guys sa nabanggit ko kanina. So, 7 dimension. So, dito guys sa ating power layout. So, makikita natin guys dito yung actual na position or yung mga proper position natin kung saan nga ba naka-layout yung ating mga saksakan. So, sa isang room natin, sa ground floor, sa room po natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, meron tayong limang outlet sa ating room 2, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pito. Bali guys, dito sa ating electrical power layout. So, naka-separate guys sa circuit or ibang circuit yung ating heater. Ayan, kung makikita nyo. So, yung ating water heater. Ayan. So, mali guys yung aking lagay. So, dapat nasa circuit, circuit number 3 dapat to. Ayan. Baguhin lang natin. So, sensya na kasi dami kong ginagawa rin kasi. Ayan. So, yung heater natin isa na circuit number 3. Hindi siya nakalos sa circuit number 4. Okay. So, circuit number 3 po dapat ang ating heater dyan. Next natin. So, ito. Yung ating second floor. So, ayan, so tumama ako sa circuit. So, namali lang ako sa ground floor. Ayan. So, meron tayong ilang outlet lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, bali, separate lang din yung ating SPO o yung ating heater. So, itong heater na ito, guys, consider ko lang muna na heater kasi hindi natin alam kung ano yung mga appliances or load na gagamitin ng ating magiging borders or yung ating upa. So, itong heater na ito, guys, meron po siyang bukod na saksakan na kung saan na pwede po tayong magsaksak dyan ng ref, rice cooker. So, bali, separate po siya ng saksakan dapat. Kasi ang mga, ano natin, heater, yung mga yan, isa heavy load po yan, so SPU. So, required po talaga yun, ha? Separate po talaga siyang saksakan. Yung mga ordinary yung outlet naman natin dito, so, required lang po natin saksak dyan yung mga load lang po or yung mga bababa lang yung ating load. Okay, so, pare-pares lang yan guys, ha? Simula sa room 3, room 4, room 5. So, pare-pares lang din yan ng ating unit. So, papakita ko sa inyo guys yung ating maging low schedule yan mamaya. So, kasi papaliwanag ko sa inyo. Itong ating guys ampere rating. So, bypass muna natin kasi mamaya natin yan papaliwanag sa inyo. Okay. So, isang pa. Ayan. So, dito guys, yung ating mismo main distribution panel. Ito, kung makikita nyo. Nakaano na rito guys, ginawan ko na lang siyang load schedule. So sa circuit number 1, 2, 3, 4, and 5. So nakadikit na rito guys yung ating panel board A, B, C, D, at E. So bali limang panel board natin yan. So binikan ko na muna yung mismong BA first circuit natin. Tsaka yung amperes kasi ipapakita ko sa inyo yung actual yung magiging computation po natin. Okay, so marina po tayo dyan. Next natin, so ito na po guys yung ating panel board A. So ibig sabihin guys, sa panel board A, so pinakita ko sa inyo kanina yung ating layout ng ating ilaw tsaka ng ating saksakan. Siyempre, dito guys, ating load schedule. So, paano nga ba gumawa ito? So, simple lang guys. Ganito lang po ako gumawa. Sa load schedule po natin, isa nakalagay po dyan yung ating circuit number. Ayan. Circuit number 1, 2, and 3. So, meron po tayong load description. Ayan. So sa load description natin, kung ano yung mga appliance, kung ano yung mga load na gagamitin natin. So pag sinabing lighting outlet guys, ito po yung dami ng ating ilaw. And then sa convenience outlet natin or yung ating CO, so yung dami nating CO, ayan. And then yung ating SPO. So sa SPO natin guys, kinonsider ko na muna na 3000 watts kasi ginawa ko is higher na gawa ng hindi natin alam kung anong appliances yung gagamitin natin para sa ating mga borders. And then dito sa BA per circuit or yung ating magiging total wattage na natin, yung amperes natin, mapamaya papakita ko sa inyo yung computation. Yung circuit breaker natin, meron tayong volts, pole, tsaka 80.
So yung volts na rin guys, 230 volts. So ito guys is a nominal voltage na po, base kay Philippine Electrical Code. And then yung pole natin, so 2. So ibig sabihin ito yung ating single phase. And then 80, so ito yung ibig sabihin ito yung amperes or yung tinatawag na ampere trip po. Ayan. So ampere trip po yung 80, ibig sabihin po niyan. And yung wire size and conduit natin, so ito guys yung gagamitin natin sukat ng wire kung gaano po kalaki. Kung number 12, dito guys sa wire size and conduit, so ang sukat po kasi dyan is mm millimeter squared po. So hindi po number 12, number 14, number 10. So millimeter squared po yung ginagamit natin dyan. THHN, ayan, so dash yung ating sukat ng ating PVC na kung saan ay 15mm lang. So ibig sabihin na 15mm is 1/2 lang po. 15mm diameter PVC conduit. So PVC po yung gagamitin natin or yung binaon po natin sa mismong slab ng ating project. Okay. Ngayon guys, simulan na po natin kung paano nga ba computing yung ating magiging alarm schedule pagdating sa ating bahay. So dito guys, sa computation natin is simpleng-simple lang po yan. Huwag po kayong malilito. So ang gagawin lang po natin is gagamit lang po tayo ng calculator dito. So para mabilis na po tayo. Ngayon guys, dito sa ating room 1 or yung ating panel board A, kasi yung ating project is meron po tayong alimang circuit breaker na kung saan yung ating alimang unit is meron po siyang kanya-kanyang breaker. The same as guys, bukod pa rin yung ating mismo magiging main distribution panel or yung ating MDP na kung saan siya po yung mag-supply ng ating current papunta sa ating mga breaker. So meron din po tayong MTS. So papaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung ano yung gagamitin sa MTS natin. So dito guys sa ating room 1, so papakita ko ulit sa inyo yung plano. Layout natin pala. So room 1 natin ito sa ground floor. So sa room 1 po natin guys, sabi ko nga kanina isa meron po tayong ilang ilaw, 1 2 3 4. So dito guys sa ating road schedule sa circuit number 1 po. Ayan, so circuit number 1. So meron po ako nilagay dito na home run. Ibig sabihin yung ating load is nakatapos siya sa circuit number 1. Ayan. So ito na po tayo, circuit number 1. So yung load description po natin dito guys or yung ating LO is 4 po. Ayan, 4. O 1 2 3 4. So ngayon dito guys sa 4 na ilaw natin, so i-multiply po natin siya sa 100 watts. So yung 100 watts guys, ito yung i-consider na natin kasi i-assume po natin yung ating isang bombilya is pumapatak po ng 100 watts. Kaya 100 watts po yung ginamit natin. Although yung mga ginagamit naman natin dito sa bahay is mabababa na yung ating wattage kasi mga LED na. So in-assume lang natin na mataas para maging accurate yung ating magiging computation. Okay. So dito guys sa ating ilaw, ang gagawin nyo lang po is i-multiply nyo lang po sa wattage natin para makuha po natin yung ating volt ampere ng ating asset dito. Okay. So yung ating apat na ilaw is multiply po natin sa 100. So gamit na po tayo ng calculo para mabilis tayo. Ayan. So calculator. Okay. 4 times 100, so equals 400. So ilalagay po natin siya guys dito sa BA first circuit, so 400 po siya. Ayan. And then yung ating convenience outlet, so sa convenience outlet natin at balik ulit tayo rito, ito po ground floor convenience outlet, so 1 2 3 4 5. So meron po tayong limang convenience outlet sa room 1. Ayan. So, mapapansin nyo guys dito is 10. Bakit 10? Kasi guys, sabi ni Philippine Electrical Code, ang isang outlet po natin or yung isang one gang, so tulad nito, ayan. So, isang saksakan po natin dito, ayan, ay pumapatak po siya ng 180 watts. Since na yung outlet na ang gagamitin natin po is 2 gang, so, imo-multiply po natin siya sa 2. Kasi, 2 gang na po yung ginamit natin. Okay, so nag-i-guess nyo ba? Ngayon, ang mangyayari po nito, yung outlet po natin dito, sa pinakita ko sa layout natin, sa ating ground floor, is meron po tayong 5. Ngayon, imo-multiply po natin sa 2,
Kasi ang isang ilo po natin, kasi ang isang outlet po natin o isang piraso is pumapatak po ng 180 watts. Kaya naging 10 po yung nilagay ko dito or dineclare ko sa ating load description. So ang mangyayari po niyan, yung ating 10 outlet is amumultiply po natin sa 180 watts. So 180 watts times 10 po natin. So ang kalabasan po niya is 1,800 po. So ang ilalagay po natin dito is 1,800. Okay, so malinaw po tayo dyan. And then yung ikatlo natin, yung ating circuit, so yung nilagay ko rito guys is SPU na. Kasi hindi naman natin alam kung anong appliances yung gagamitin ng ating magiging border. So bale, kailangan po kapag ganyan yung mga SPU natin, so tulad nito, ground floor. So ayun guys, ito yan. So alakoy po siya sa may lababo natin. Separate po talaga siya ng breaker. So lagi niyo pong tatandaan kapag ang gagamitin nating appliances, lalo-lalo na kapag rep, oven, heater, rep, etc., etc., basta yung mga malalaki ang load tulad ng mga welding machine yan. So hindi po natin yan pwedeng isaksak po sa mga ordinaryong outlet. So iba po ang computation yan pagdating sa ating outlet dito. Okay. So dito sa dineclare ko is meron po tayong 3000 watts. So we consider na natin yan na pinakamataas na guys, 3,000. Ngayon, i-declare ko na rito, isa lang naman yon. So, magiging 3,000 po ito. Ayan. 3,000. Ayan. Now, dito guys, sa computation natin, so, ngayon, aalamin naman natin yung ating mismo magiging amperahe ng bawat circuit natin. So, paano nga ba natin malalaman yung amperahe ng ating ilaw? So, simple lang po yan. Ang gagawin lang po natin, yung 230 volts is identified lang po natin sa nakuha natin volt ampere ng ating circuit. So itong 400 na to is identified natin by 230. So yung volts natin guys, ito is a nominal voltage na po na binigay ni Philippine Electrical Code. So dito sa calculator natin, ayan. So 400 natin, ayan po, 400 divided by 230. So ito po, kalabasan niya is 1.73 ampere lang po yung apat na ilaw kung 100 watts po yung gagamitin natin. So mababa po. So 1.73 ampere lang po. And next natin po, yung ating convenience outlet. So yung nakuha natin kanina is 1,800 volt ampere. So 1,800 i-divide po natin ulit siya sa 230 para malaman po natin yung amperahe. Is divide 230 is equal 7.82 ampere lang. Ayan, 7.82 ampere. And then yung last natin yung ating SPO. So ganun din, 3000 divided by 230 volts. So kalalabasan po niya is 13.04 0.04. So dito guys, dineclare ko na rin dito yung magiging circuit breaker natin. So ang circuit breaker naman sa ating lugar sa amin is line to neutral. So single piece lang po tayo. And then yung required na gamitin natin pagdating sa ilaw is 15 ampere lang po. So ito yung required na pwede gamitin pagdating sa ilaw base po kay Philippine Electrical Code. And yung ating convenience outlet, so namali lang po tayo rito. 20 ampere po dapat yan. 40 ampere yung naligay ko. Sobrang kamadali. So bali, kapag dating sa ating convenience outlet, isa 20 ampere po yung required na gagamitin po natin dyan. And then sa SPO natin, so depende pa rin po tayo kung ano yung magiging laki ng ating magiging wattage or yung horsepower man yan kung sa aircon. Magbabase pa rin tayo sa computation nila. Okay. So dito guys, sa ating wire size and conduit, ayan. So, kapag 15 ampere yung gagamitin natin na breaker, ang record na gagamitin natin dyan is 2.0 na wire or number 14 po. THHN, basta number 12, pwede na yung kata, THWN, pwede po yan. And then, yung sa outlet natin, kapag 20 ampere po, ay 3.5 mm squared or number 12 po yung gagamitin natin wire dyan.
The same mask guys ng ating SPO, kung heater na gagamitan dyan, kung 20 ampere man yan, is 3.5 liters squared din po. Pero kung gagamitan ng breaker is mga 30 ampere na, para sa matataas na mga HP or horsepower ng ating mga aircon unit, or meron tayong mga motor, is gagamitin natin version is number 10 na po, or 5.5 liters squared. So, declare dito guys, kung anong sukat ng tubo or laki na gagamitin is 15 mm diameter sa PVC conduit. So ito ganito po guys yung kalaki natin or yung ating sukat niya, isang 1/2 lang po. Meron din guys ng ating convenience outlet, so 1/2 lang din gagamitin natin, and then ng ating mga SPO, so 1/2 lang din yung gagamitin natin tubo. So malinaw po tayo guys sa optician, so simple lang guys yung ating naging computation natin. So ganito lang po ako guys kumuha ng schedule kapag yung ating ginagawang project is wala pang aplano. So yung ginagawa, kailangan din siyang kakumpitin, so hindi rin tayo pwedeng magbasta-basta o magwara-barang trabaho. Ngayon guys, alamin din natin yung magiging total volt ampere o yung ating magiging amperahe ng ating mismong project. So dito guys, magiging computation natin, ipapakita ko sa inyo guys. Bale, meron po tayong dalawang way para malaman po natin yung ating magiging circuit breaker. So dito guys, dineclare ko na, so huwag nyo na munang kapansinin yan. Papakita ko muna sa inyo kung paano natin makukuha yung mismong amperahe ng ating mismong magiging circuit breaker or yung ating magiging main CB po, and then yung ating magiging wire or magiging feeder para sa ating circuit breaker. So dito guys sa ating computation, sa ating room 1, so madali lang po yan. Last meeting, tinuro ko sa inyo yung basics Ohm's law at triangle. So ang ginagawa ko guys, para malaman natin yung magiging computation natin, so gumagamit lang po ako ng formula. So meron po tayong first option, ginagawa ko. So yung first option ko, ayan. So meron po akong formula ginagamit, yung ating Ohm's law at triangle. So sabi ko last meeting, kapag ampere yung ating hinahanap, is ang gagamitin po ating formula ay, ayan, so question mark natin. So I equals power divided by voltage. So ito guys yung formula na gagamitin natin kung ampere yung hahanapin natin. So dito pa lang sa formula to is alam na natin kung ano yung circuit breaker na gagamitin natin. So simple lang po yan. Yung ating ampere, ito nga yung hahanapin natin, ay equals, so ganito lang po yan. Gagawin lang muna is ito, total lang po natin muna yung ating pinakang volt ampere. So lahat-lahat, ito po, pagpapraspasin lang po natin yan. So 400 plus 1,800, sobra, plus 3,000 po. Ayan. So yung total na volt ampere natin ng lahat ng ating circuit is 5,200 BA. Ayan po, 5,000. Gamit tayo yung kulay. So ito po, 5,200 BA po. Ayan. So dito guys sa computation natin, so alam na agad natin, kasi ampere yung hahanapin natin ay equals a power. So yung power natin, ito na yung ating mismong BA. So kuha nyo lang po 5,200 BA, e then divide po natin siya sa volts or voltage natin. So yung voltage natin guys, 230. So itong 230 na to guys, ito na po yung ating nominal voltage na mula kay Philippine Electrical Code. So ngayon dito guys sa ating computation, yung 5,200 BA, so i-divide po natin yun siya sa 230. Ayan. So 5,200 divide ka 230, ito po yung kalabasan niya, 22.60 po. Ayan. So 22.60 ampere. Ayan. So dito pa lang guys sa ating computation, so alam na agad natin kung gaano kalaki yung magiging amperahe or load schedule ng ating building. So dito, sabi ni Philippine Electrical Code, so lahat ng gagamitin natin ng circuit breaker, so kailangan natin kuhain yung kanyang safety factor or yung ating demand factor. So sa 22.60 ampere, so itatimes po natin siya sa demand factor. Ayan, so DF, so ito po yung 80% or safety factor na galing kay Philippine Electrical Code. So huwag niyo pong makakalimutan yan. So dito, so gagawin natin guys, itatimes po natin sa 0.80. So 22.60
times 0.80. So, ngayon, ang kakalabasan po natin is 18.08 amperes po. Ayan. So, ibig sabihin guys, 18.0 amperes lang po yung pinakang full load current na pwede nating gamitin sa ating circuit breaker or yung ating mismong magiging panel. So, mapapansin nyo, mababa lang yung ating magiging amperahe. Ayan. So, 18.08 ampere. Ayan, yung ating second option. So, ito yung pinakamadali guys. Second option. Ayan. So, gagawin lang po natin guys para malaman natin dito yung magiging amperahe natin. So, gagawin lang po natin is pagpa-plus-plusin lang po natin yung amperes. So, titingnan natin guys kung magiging tali yung ating computation sa una and then ikalawa. So, mangyayari yan. So, yung amperes natin ay, so, ito na po guys yung ating pinaka-upload current. Ayan. FLC. O. So, gagawin natin I total F full current equals I total yung ating LO tsaka yung ating FL ating CO ayan and then yung ating plus I total yung ating SPO. So yung LO natin is 1.73 plus 7.82 plus 13.04. So kakalabasan po niyan 1.73 plus 7.82 plus 13.04. So ang kinalabasan po niya is at 22.59 ampere. So, ganoon din guys, i-multiply ulit natin siya sa demand factor na mula kay Philippine Electrical Code. So, times demand factor na 80%. Ayan. So, mangyayari niyan, 22.59 times 0.80. So, equal. Ayan. So, times 0.80. So, kakalabasan po niya is 18.07. So, 18.07 ampere. So, kung makapasin nyo guys, yung unang computation natin is 18.08 ampere. Itong isa 18.07. So, almost atali rin naman. So, isang puntos lang naman yung lamang ng isa ating computation. So, ganito lang guys yung magiging computation natin. So, napakasimple lang po. Ayan. So, napakadali lang ng ating computation. Kung kayo ay gagawa ng plano or load schedule ng ating magiging project or kung ano man yung aware ninyo, so, pwede nyo ito guys gawin. Basta huwag nyo lang kakalimutan na i-multiply nyo palagi sa 80% na kung saan ito yung ating mismong demand factor. So, namula kay Philippine Electrical Code. Pero kung meron tayong mga aircon dyan, iba pa po yung computation niya. So, papaliwanag ko lang sa inyo sa mga susunod na araw. Ngayon naman, ang gagawin naman natin is yung ibang ano naman, ibang room naman. So, bali ang ginawa ko guys, kinumpute na natin lahat. So, kung ano yung ginawa ko po rito sa una, is ganun din po yung ginawa ko rito sa ating room 2. Ayan. Room 3. Ayan. So, halos atali yung ating mga computation dito. So, 16.83 yung kanyang kinalabasan. Ayan. Ayan po. Pare-pares lang din po yan. Ayan. Pinag-ano lang din natin. Pinag-kuha-kuha lang din natin. So, ito yung sa ano natin, MTS. So, papaliwanan ko na sa inyo guys yung kapag ano na pag magwa-wiring na tayo sa ating manual transfer switch natin. So, ngayon guys, dito. So, yung dineclare ko palang main circuit breaker sa 40 amperes. Ayan. So, 40 amperes, 230 volts, single phase. And then, yung ating feeder line na mula sa ating main circuit breaker o sa ating MDT, isa gumamit po tayo ng 5.5 mm squared. THHN stranded wire in a 20 mm diameter conduit or a PVC conduit natin. And then, yung ating branchers, so, mapasin yung isang 15 ampere na kung saan yung ilaw natin. Dalawang 20 ampere, ibig sabihin yung ating outlet tsaka yung ating SPO.
And then, plug-in type po yung ginamit natin. So, yung main natin guys is a 40 ampere. Ayan. So, kung mapasin nyo, bakit 40 ampere yung ginamit natin. Sa makatawid guys, kahit 20 ampere or 30 ampere yung lagay natin sa ating mislita breaker. So, okay lang kasi ito lang naman yung magiging computation natin. So, yung magiging paliwanag ko dyan, bakit 40 ampere yung ginamit natin. Kasi guys, hindi naman natin alam kung ano yung gagamitin ng ating mga appliances. Baka kasi mamaya guys, yung ating upa, yung ating renter, isa, mag-additional pa yan ng mga appliances. So, ang ginawa ko lang guys, kaya 40 ampere yung dineclare ko, na ginawa kong main is, for the future expansion. Kasi hindi naman natin alam kung anong gagamitin nila eh. Baka kasi mamaya, yung ating mga renter or yung mga boarders natin mamaya magpakabit ng aircon. So, kahit gumamit sila ng mga SPO, so kayang-kaya ni 40 ampere, kaya mag-install pa tayo ng aircon na unit. So, walang magiging problema. Ganito lang yan guys, di bali nang malaki yung ating 40 amperes, wala namang magiging problema yan. Kasi ang trabaho po ni main circuit breaker is siya po yung protect ng ating branch circuit. Basta yung ating magiging branch circuit, tulad ng ilaw, convenience outlet, so hindi po tayo pwedeng magtaas ng circuit breaker dyan. Kung ano lang po yung designated na breaker dito, so yun lang po yung gagamitin natin na galing kay Philippine Electrical Code. Kasi, kalimitan, yung naging troubleshooting ko rito, kapag yung ating ilaw, halimbawa ito, gumamit po tayo ng 30 ampere na circuit breaker dyan. Ngayon, nangyayari kasi nyan, ang susunog na yung wire, isa hindi pa po nagtitrip yung ating circuit breaker. Kasi, yung ating circuit breaker is na mataas po yung ampacity. So, hindi masyado napapansin yung 30 ampere yung problema na nangyayari kapag once na nagkaroon tayo ng sunog sa ating ilaw. So, ang gagawin lang natin, dapat kung ano yung gagamitin yung appliances is dapat designated para gagawin lang natin is lagi po natin siyang out-computing para alam din natin yung magiging ampere trip ng ating bawat circuit. Okay, so malinaw po tayo guys. So, medyo mahaba yung naging paliwanag ko. So, ganito lang ako guys gumawa ng computation. So, napaka-simple lang. Kung mapansin nyo, pinagpa-plus-plus ko lang. So, halos lang pinagpa-plus lang. So, ginawa ko lang, pinahaba-haba ko lang ng konti kasi para malaman ninyo kung paano ko nalalaman yung ating magiging circuit breaker. So, malinaw po tayo dyan guys. Okay, so napaka-simple lang po ng naging computation natin. So, wala pong mahirap, walang madali. Basta, designated lang po yung ating mga circuit breaker and one na gagamitin natin pagaling sa ating mga circuit breaker. So, ngayon guys, ang gagawin naman natin sa alamin naman natin kung ano na yung magiging schedule lang ating mismong main. So, bali, ang pinakita ko lang sa inyo isang breaker lang po. Kung sakaling isang breaker na gagamitin gagawin ninyo sa lupating bahay, so pwede nyo po itong i-apply. Since na maraming breaker yung gagawin natin, so medyo marami-rami rin yung computation na gagawin natin. So, hanapin natin yung pinaka main distribution panel. So, ito na po guys, yung ating mismong main. Ayan. So, dito guys, ating main circuit breaker or yung ating main distribution na panel. So, kanina, kinumpit na natin lahat-lahat, no? So, bali dito sa ating room 1 or sa ating panel board A, ayan. So, ang mangyayari po nyan is kukuhain po natin yung BA first circuit ng bawat breaker. So, ano nga ba yung nakuha natin kanina? So, yung pinakang-volt ampere nyan, ng isang circuit natin is pumatak po siya ng 5,200 BA. So, gagawin natin guys, ay susulat natin siya rito. Ayan. So, ilan? 5,200 BA. Yung ating panel board B, so, balik kinumpit ko na rin siya kanina. So, 5,760 BA. 5,760 BA. And then, yung ating panel board C, or yung ating room 3, is 4,840. 4,840. Ayan. And then, yung ating panel board D, or yung ating room 4, is 4,840 ulit. And then, yung ating room 5, plus 5,040. 1,040. Ayan. And then, guys, kukuhain din natin yung amperes ng bawat circuit natin, ng ating circuit breaker. So, ilalagay natin siya rito. So, yung naging total natin kanina, bali, pinag-plus-plus na natin. So, hindi natin kukuhain, guys, dito yung pinaka-demand factor. Kasi yung demand factor natin, guys, dito, isa in-apply lang po natin siya sa ating mismong circuit breaker. So, ang kukuhain natin, guys, dito, yung ating naging computation ng bawat circuit natin or yung magiging
naging upload current natin. So dito, yung naging upload current natin is pumatak po siya ng 22.60 ampere. Ayan. 22.60 ampere. Ayan. So dito sa panel board B is 25.04 ampere. 25.0 ampere. And then yung panel board ano natin C, so 21.03, yan. And then same as lang din yan kasi same lang na competition, 21.03 din. And then yung last, ayan, so 21.91. So okay na. Balik at uwi lang po natin dyan ulit. Pagka-press po sila ulit natin yung pinaka-volt ampere ng lahat ng ating magiging brand circuit breaker or lahat ng ating panel board ng ating limang room. So dito guys, gagawin lang po lang ulit. So total na ulit natin siya. 2,200 plus 5,760 plus 4,840 plus 4,840 ulit plus 5,040. Ayan. Ang magiging total niya ng ating BA is ilan? So, pumalo po siya ng 25,600 BA. Ayan. So, 25,600 680 BA. So, dito naman guys, total ulit natin. So, mabilis ang computation na lang tayo. 22.60 ng ating room 1. Pa-plus po natin sa 25.04 plus 21.03 plus 21.03 ulit plus 21.91. So yung kinalabasan niya po guys is 111.61 ampere. So 111.61 ampere. Yan. Ampere. So dito po lang guys, alam niyo na agad kung gaano kalaki yung magiging amperahe ng ating magiging main distribution panel. So, gagawin lang ulit natin, ganun ulit. Yung ginawa natin kanina yung computation sa unang breaker, so same procedure ulit. So, gagawin lang ulit natin. So, since na-current yung hahanapin natin, so yung formula gamitin natin is I equals power divided by volts. O yan. So, yung ating volt ampere, so ito siya, 25,600 BA. So, i-divide lang po natin sa volts na 230. So, which is ito yung ating nominal voltage na calculate limit electrical code. So, dito, gagawin natin is at dinivide na po natin 25,680. So, divide nyo lang po sa 230. So, kakalabasan nyo is 111.65. So, almost tally rin guys, 4% lang naman yung lamang natin. So, gagawin lang ulit natin, times ulit na sa demand factor, which is yung ating 80% na Boulacay Electrical Code. So, lagi niya pinapaalala. So, ang mangyayari niyan, yun guys, yung 111.65 multiply by 0.80, which is ito guys yung galing kay Philippine Electrical Code. So, ito yung magiging safety factor natin. So, ang kakalabasan niya is 89.32. So, ito po 111.65 times 0.80. So, kakalabasan po niya isa 89.32 ampere. Yan. So, ibig sabihin itong 89.32 amperes, ito yung magiging total load or yung pinakang full load current natin ng buong building. So, ang ginawa ko guys dito, so yung dineclare ko na rito sa ating magiging main circuit breaker o yung magiging protection natin na galing sa ating main distribution panel is 100 amperes na po. So, bakit 100 amperes? So, dineclare ko na guys ng 100 amperes kasi ginagawa ko isa, kailangan lagi po tayong may allowance. Okay. And then this, yung ating magiging feeder o yung ating magiging wire is gagamit po tayo ng 32 mm squared. So,
TEA chicken stranded ang wet in at 25 mm diameter a conduit size. So ano nga, ano yung sukat na 32 mm? So Bob, titingin tayo to sa ampere rating, guys. Ayan, asa na yun? Dito. Sana. Ayan guys, so ibig sabihin yung 30 mm natin, ang sukat po niya na wire is dos na po, number 2 THHN na wire. So medyo malaki na yung gagamitin nating wire para sa magiging service entrance natin. Ayan. So 30 mm. Ayan. And then yung ating magiging branchers, so meron tayong 5 A 40 A, which is ito yung para sa ating na 5 A panel board. So yung magiging ano natin is a single phase lang naman, and then a 230 volts. Okay, so malinaw po tayo dyan. So yung magiging ano naman natin dito, wire na gagamitin. So bali ang feeder natin simula rin sa ating main distribution panel. So tulad nito. Ayan. So yung ating declare ko, simula rin ito po guys sa main distribution panel. Ito po. Ayan. Wire na gagamitin po natin yan from MDP papunta po rin sa ating panel board is a 5.5 po, 5.5 na sukat ng wire. Ayan. So yung dineclare ko kanina sa wire size and conduit, so sa 20 mm siya nakalagay. Ayan. So lahat po yan 40 ampere. So 5.5 mm² po yung ginamit nating wire, lahat. Okay, so ito po guys yung ating magiging feeder wire para sa ating mga brand circuit or yung magiging panel board lahat ng ating room. Okay, so malinaw po tayo dyan. So yun lang guys, so ganun lang po kasimple kung paano ako mag-compute or kung paano natin malalaman yung mismong magiging loan schedule ng ating mismong project. So direct to the point agad ako, so hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. So regarding naman guys sa ating magiging circuit breaker, kung makikita nyo yung ating load nung unang room is medyo mababa, pero ang dineclare kong breaker is 40 ampere. Kasi guys, yung ating 40 ampere na circuit breaker, although kaya naman ang 30 ampere kasi ilan lang yun. Anong unang computation natin? So ito na lang ba? So bali 18.08 kasi kinuha lang natin ang diba ng factor, so napakababa lang. Ginawa ko sa dineclare sa 40 ampere kasi iniisip kasi natin guys yung magiging future expansion ng ating building. So wala lang po nga problema kahit ang malaki yung magiging main circuit breaker natin, kasi ang trabaho naman yung main circuit breaker, siya po yung magpo-protect para sa ating branch circuit or yung para sa ating mga ilaw outlet, yung mga circuit nila. Kasi guys, once na hindi gumana yung ating circuit breaker para sa ating branch circuit na halimbawa yung outlet, so si main po yung magpo-protect or siya yung sasalo ng mga problema para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog sa loob ng ating bahay. So ibig sabihin, kapag problema si outlet is mag-trip si main circuit breaker kasi nagkaroon tayo ng mga short circuit sa ating mga linya. So ganun lang guys ang idea. And then ang isip pa ron, hindi natin alam kung ano yung gagamitin ng ating mga borders. Kaya ang ginawa ko sa nilakihan ko na yung ating main. Kasi baka mamaya in the future is yung ating mga borders, kasi meron tayong mga borders na masisiyalan eh. So ang gusto nila yung kanilang yun is may aircon. So meron agad tayo guys abang para sa ating circuit breaker. So hindi tayo problema or mag-upgrade pa ng ating circuit breaker. Kasi guys, inisip na natin yung magiging future expansion later on. So ang importante lang dito guys, lahat ng gagamitin natin ng circuit breaker para sa ating mga brand circuit, sa ating mga ilaw outlet, is dapat po is designated po yung wire. So halimbawa guys, yung ating outlet is gumamit po tayo dyan ng malit na wire kumpara sa dapat sa standard na 3.5, so gumamit po tayo ng number 14 dyan. So ang mangyayari naman dyan, sa maging kaso natin dyan, so kung in-install mo siya ngayon, so hindi pa naman yan basta-basta manusunod ngayon. Hintayin nyo sa mga susunod na after 6 months, so check nyo yung mga linya nyo. Mapapasin nyo sa inyong wire, isa magkakaroon na yan ng mga bulky, yung kanyang insulation, yung balot niya. Kasi yun yung po yung sign na masusunod na po yung ating wire. And then isa pa ron, kung umiintim na yung ating wire, is sign na rin po yun na hindi po kinakaya ni wire yung current na dumadali po sa kanyang linya kasi masyado po mataas. Kasi guys, hindi po tayo pwedeng gumamit ng undersized na wire para sa ating mga circuit breaker. So advice ko lang guys, di bali nang gumamit tayo ng medyo malaking wire. So kung sa ating ilaw is gagamit tayo ng 12, so mas maganda po yun kasi sigurado po na wala pong sunog yung ating linya. Kung para sa ating outlet at gagamit tayo ng 14 wire, so yun dun po tayo magkakaproblema in the future. Kung alam naman natin yung standard na sukat ng wire, so huwag na po natin i-apply
na gumamit ng maliit ng wipe para sa kanyang circuit breaker. Kasi hindi po safe yun, so unsafe na po yun. Ganun lang guys yung magiging advice ko sa inyo. So dapat standard parin palagi tayo pagdating sa install natin mga circuit breaker at saka yung sumat ng wipe pagdating sa ating bahay. Ang pinaliwanag ko guys is base lang po sa aking knowledge and then base lang po sa nalalaman kung paano po ako gumawa ng plano and then kung paano po ako mag-compute ng load pagdating sa ating bahay. So napakasimple lang yung mga ginawa natin. Sa mga baguhan ay sana guys nagkaroon kayo ng idea. And then sa mga veterano na dyan, mga electrician, so alam ko mas marami pa nga mas magagaling sa akin kasi hindi naman ako kagaling ng electrician, so maalam na po nakakaintindi na rin po pagdating sa plano ng ating building. So yun lang muna guys, ganito na lang muna. Sa mga di po pala sa akin po, subscribe sa akin sa supportahan yung channel ko, yung click notification bell para mag-update sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.